na natin. Ano nga bang ibig sabihin ng lakbay sanaysay? Nagtataglay ng mga pahayag tungkol sa karanasan sa paglalakbay ang lakbay sanaysay. Isinusulat ito upang ilahad sa mambabasa ang mga nakita at natuklasan sa paglalakbay gamit ang pandama, katulad ng paningin, pakiramdam, panlasa, pangamoy, at pangdinig. Kadalasang pumapaksa sa magagandang tanawin, tagpo, at iba pang mga karanasan sa paglalakbay ang lakbay sanaysay. Gayon din, maaari din itong magbigay ng impormasyon ukol sa mga karanasang di kanais-nais o hindi nagustuhan ng manunulat sa kanyang paglalakbay. Tunay na mayaman sa kasaysayan at karanasan ang ating bansa. Hindi lamang sa taglay ng likas na kagandahan, kaya dito pa lamang ay marami ka ng may susulat na paksa para susulatin na lakbay sanaysay. Ang lakbay sanaysay ay maaaring pumaksa sa tao o mamamayan ng lugar. Binibigyan pansin dito ang gawi, katangian, ugali o tradisyon ng mga mamamayan sa isang partikular na komunidad. Maaari din maging paksa ng lakbay sanaysay ang kasaysayan ng lugar at kakaibang mga makikita rito. Binibigyang halaga rito ang uri ng arkitektura, eskultura, kasaysayan, anyo, at iba pa. Sa pagsulat, maaaring gamitin ang pagtatangi at paghahambing sa mga lugar upang malinang ang wastong pagtitimbang-timbang ng mga ideya mula sa maganda o hindi kanais-nais, kapaki-pakinabang o walang kabuluhan, katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap, at kapuri-puri o hindi kapuri-puri. Ngayon, kapag magsusulat tayo ng mga lakbay sanaysay, iba't iba ang ating mga dahilan. Pag-usapan natin ang mga dahilan sa pagsulat ng lakbay sanaysay. Ang pinakauna ay nagsusulat ng lakbay sanaysay upang itaguyod ang ating lugar at kumita sa pagsusulat. Isang halimbawa nito ay ang paggawa ng travel blog, kung saan ito ay maituturing na isang libangan at gayon din naman ay maaring pagkakitaan. Marahil ay nakabasa ka na ng blog kung saan isinasalaysay na may akda ang pangapaglalakbay na kanyang isinagawa. Pangalawa, makalikha ng patnubay para sa posibleng malalakbay. Marami ang nakikinabang sa travelog, lalo na sa mga taong nais magkaroon ng paunang kaalaman sa lugar na kanilang bibisitahin bago nila ito puntahan. Sabi nga ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere, kung nais mong higit na makilala ang katangian at kultura ng bansang iyong pupuntahan, mahalagang alamin mo muna ang taglay nitong kasaysayan. Pangatlong dahilan, pagtatala sa pansariling kasaysayan sa paglalakbay tulad ng espiritualidad, pagpapahilom o kaya'y pagtuklas sa sarili. Kadalasang naisasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng daily journal o yung sinasabi nating diary. Ginagawa ito upang maitala ang mga bagong bagay na kanyang nakita, narinig, naranasan at iba pa sa kanyang ginawang paglalakbay. Madalas itinatala rin ito sa journal ang mga realisasyon o mga natutuhan sa proseso ng paglalakbay. Ang pang-apat na dahilan ay ang maidokumento ang kasaysayan. Tipikal na halimbawa nito ang ginawa ni Antonio Pigapetta na isang Venetian scholar na tumungo sa Pilipinas kasama si Ferdinand Magellan. Siya ang nagtala ng mahalagang datos na nakilala at nakita sa Pilipinas na may kinalaman sa mga halaman, hayop, klima, geografiya at kultura ng mga sinaunang Pilipino bilang bahagi ng kanilang ulat sa hari at reyna ng Espanya sa kanilang pagbabalik sa kanilang bansa. Gayon din ang pagtatalang ginawa ni Marco Polo, isa namang mga ngalakal na Venetian na sumulat ng librong pinamagatang The Travels of Marco, bunga ng kanyang pagtungo sa Asia at resulta na rin ng kanyang paninirahan sa China sa loob ng 17 taon. Tandaan na anuman ang dahilan ng paglalakbay, ang lakbay sanaysay ay kadalasang naglalaman ng mga tala ng karanasan ng autor o sumulat sa paglalakbay.
ang pagtatalang ito ay isang paraan ng manunulat na maibahagi ang karanasan at kasiyahan sa paglalakbay. So yun ang apat na kadalasang dahilan kung bakit sumusulat ng lakbay sa naysay ang isang tao. Isunod naman nating pag-usapan ay ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng lakbay sa naysay. Ano-ano nga ba ang kailangan nating kailangan tandaan sa pagsulat ng lakbay sa naysay? Una na dito ay magkaroon ng kaisipang malalakbay sa halip na isang turista. Upang makagawa ng isang masining na makabuluhang lakbay sa naysay, dapat na isaisip ng taong naglalakbay na siya ay tutungo sa isang lugar hindi bilang isang turista kundi bilang isang malalakbay. Mahalagang malinaw sa kanyang isip ang kanyang pakay o layunin. Kadalasan, ang isang turista ay nagpupunta sa isang lugar upang maglibang, magliwaliw at makita ang magandang tanawin ng mga gusali at iba pang lugar. Kariniwang may nakatakda ng itinerary o talaan ng magagandang lugar na pupuntahan gaya halimbawa ng pamamasyal sa Bohol, tiyak na hindi mawawala sa listahan ng Chocolate Hills, Ilog ng Lubok, Simbahan ng Baklayon, Isla ng Panglao, Man-made Forest sa Bilar, Hinagdanan Cave at iba pa. Samantala, para sa isang malalakbay naman, pangalawa lamang iyang mga bagay na ito. Kasama ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar ay sinisikap niyang maunawaan ang kultura, kasaysayan, geografiya, hanap buhay, pagkain, at maging uri ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Mahalaga ang mga ito upang sa kanyang pagsulat ng kanyang lakbay sa naysay ay hindi lamang nakabatay sa mga kuhang larawan ang mga kaisipan, kundi malalim niyang maipapaliwanag ang mga bagay o lugar na kanyang nakita o namalas. Pangalawa, sumulat sa unang panauhang punto de vista. Ginagamit sa pagsulat ng lakbay sa naysay ang unang panauhang punto de vista. Ang karamihan sa nilalaman ng sanaysay ay mula sa mga nakita, narinig, naunawaan at naranasan ng manunulat. Tumutukoy rin ito sa pagkilala at pagpapakilala sa sarili at sa pagmumuni-muni sa mga naranasan ng proseso ng paglalakbay. Bukod sa matamang orbisasyon, hinggil sa paligid o mga pangyayari, mahalagang maranasan din ng malalakbay ang mga bagay-bagay upang lubos na umanawaan at mabigyang kahulugan ang mga pangyayari. Pangatlo, tukuyin ang focus ng susulating lakbay sa naysay. Tandaang iba-iba ang kinahihiligan o kinawiwilihang paksang maaaring itampok sa paglalakbay at maging sa pagsulat ng lakbay sa naysay. Ito ay maaaring ibatay kung ano ang dahilan o layunin ng manglalakbay. Pang-apat, magtala ng mahalagang detalye at kumuha ng mga larawan para sa dokumentasyon habang naglalakbay. Ang mga pangunahing gamit na dapat nadala ng taong sumusulat ng lakbay sa naysay ay panulat, kwaderno, at kamera. Mahalagang may tala ang pangalan ng mahalagang lugar, kalye, restaurant, at iba pa. Ang wastong detalyeng may kinilaman sa mahalagang lugar na nakita, nabisita o napuntahan ang magbibigay ng kredibilidad sa sanaysay. Makatutulong din ng malaki kung makukuhanan ng litrato o laruan ang mga lugar, tao o pangyayari. Ikalima, ilahat ang realisasyon o ang mga natutuhan sa ginawang paglalakbay. Bukod sa paglalahad ng mga karanasan at mga nakita sa paglalakbay, mahalaga ring maisama sa nilalaman ng sanaysay ang mga bagay na natutuhan habang isinasagawa ang paglalakbay. Ito ang magsisilbing pinakapuso ng sanaysay kung saan dito ibabahagi sa mga mababasa ang mga gintong aral na nakuha bunga ng epekto ng ginawang paglalakbay. Ika-anim, gamitin ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay. Dahil ang iyong gagawin ay isang lakbay sanaysay, mahalagang taglayin ng mayakda ang sapat na kasanayan sa paggamit ng wika. Sikaping ang mga susulating sanaysay ay maging malinaw, organisado, luhikal at malaman. Gumamit ng akmang salita batay sa himig ng lakbay sanaysay na iyong bubuuin.
maaari ding gumamit ng mga tayutay, idioma, o matatalinhagang salita upang higit na maging masining ang pagkakasulat nito. Iyaking makakakuha ng atensyon ng mapabasa ang iyong susulating akda. Sa pangkalahatan, sa pagsulat ng lakbay sanaysay, maging obhitibo sa paglalatag ng may impormasyon. Sikaping mailahad ang katotohanan sa pamamagitan ng mga positibo at negatibong karanasan at maging ng kondisyon ng lugar na pinuntahan. Iyon ang mga kailangan tandaan sa pagsulat ng lakbay sanaysay. Naunawaan mo ba ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Kung ganun, binabati kita. So handa ka nang makapagsulat ng isang lakbay sanaysay? Gamitin ang mga natutunan sa aralin na ito. Hanggang dito na lang. Paalam!